Ngayon naman po, tayo ay dadako sa bagong series na ating pag-uusapan that we're going to talk to this. Nakaset na po ito, 5 linggong pag-uusap hanggang bagong taon. Okay, so let us bow our heads and let us pray. Mananalangin po tayo. Panginoon, aming Diyos na dakila, sinasamba, pinupuri. Diyos na may plano sa amin na mabuti at maganda. Kami po ay unang-una nagpapasalamat sapagkat sa tuwing kami dumadako, Panginoon, sa lugar na ito at kami nagtitipon para purihin at sambahin ka, hindi mo kami kailanman binibigo. Salamat po sa iyong kahabagan. Salamat sa kalayaang ikay amin na pupuri at nasasamba. At muli, Panginoon, umaasa po kami na mangungusap ka sa amin, magsasalita ka sa amin, Panginoon, speak to us, O Lord, at haya mo ang liwanag ng iyong salita, Panginoon, maunawa at makita ng bawat isa. Wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. And Lord, I prophesy right now, ngayon pa lamang, lahat po kami marirestore, marirevive, palalakasin mo, Panginoon. As a church, kami ay magpapatuloy hanggang 2023, magagawa namin ang tungkuling ibinibigay mo sa amin. In Jesus' name, and everybody say, amen and amen. Bago ho tayo umupo, pakisabi sa 5 tao, may plano sa iyo ang Panginoon. Pag-release ka ng blessing, mahal ka ng Panginoon. Amen. God bless you. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Yan. Nararamdaman nyo na ba ang espiritu ng Kapaskuhan? Amen. Sino rito ang naghahanda na ng mga regalo? Yung iba ho kasing mga Pilipino, kadalasan, kung kailan yung mga last minute, no? Diyan ho tayo nagmamadali, no, para maghanda ng mga regalo sa mga dapat natin bigyan. Huwag na po kayong mag-abala sa amin, pero kung kinukonvict ko kayo ni Lord, bakit hindi? Amen. Sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas. Mula po sa JTG Manila, bumabati na po tayo ng maligayang Kapaskuhan sa bawat isa. Now, as I was praying, ito mga nakarang araw, kasi alam ko pong tapos na yung series about knowing Jesus, at sabi ko, Lord, papasok na ang bagong taon, 2023. Anong direksyon ang gusto mong gawin mo para sa amin? So binigyan po ko ng Panginoon that what we were going to commit as a church for 2023. 5 bagay na i-commit ho natin as a church for 2023. At yung 5 bagay na yon, pag-uusapan natin linggo-linggo. Okay? So, mamaya mag-uusap din mga pastor kung paano ho natin ito i-share sa bawat time na kayo mga ngaral. So, ano po ito? What we will continue to practice as a church? Ano yung patuloy natin ipapractice as a church? And this is our battle cry. Pag sinabing JTG Manila Church, ito po yung ating, kumbaga, sinisigaw. Kumbaga, ito yung ating slogan. O sa ibang salita, this is our church mantra. Okay? So pag sinabi po, itong 5 bagay na pag-uusapan natin, ito po yung papractice natin as a church. Pero para mangyari yun as a church, nakikinig na po ba kayo? Kailangan ipractice to ng individual. Okay? And I believe ngayong araw na ito, bago po matapos itong gawain ito at itong mensaheng ito, I pray maunawaan ng bawat isa at mahakbangan ho natin individual upang mangyari as a church. Okay? So we will commit. Ang pag ano ho, ano yung ating gagawin? We commit as a church. 5 bagay na i-commit ho natin as a church. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kasama tayo rito. Sabi po ng Amos, bago kong ipagpatuloy ito, pwede ba ang 2 bagay o 2 tao ay maglalakbay nang hindi muna sila nagkasundo? Can 2 people walk together unless they agree? Kailangan mag-agree tayo ito sa 5 bagay na pag-uusapan natin na kailangan, sabi mo sa katao, yung magsasama tayo. Sa lakbaying ito na ating pagpapatuloy as a church, as an individual naman, kung hindi mo pa talaga nagagawa, sabi mo sa katao mo, gagawin natin. Ano po yon? Sasabihin ko po yung 1 ngayon. Handa na ba kayo mga kapatid? As a church, we will commit that we are all out. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, we are all out. Pag sinabing all out, the meaning is made with maximum effort. If you are all out, you have none of a particular product
left to sell. Yun ang ibig sabihin niya pag ni-research nyo po. No? Ibig sabihin, pag all out ka na, wala ka nang pwede pang ibigay. Ibig sabihin, todo-todo, buhos lahat. Sabay nga natin sabay-sabay, sabihin, todo-todo, buhos lahat. Actually, yan ang gusto ng Diyos sa atin. And as a church, JTG Manila Church, I want you to continue to practice this spirit. As a church and as individual, sabihin mo sa katabi mo, todo-todo, buhos lahat. Wala pong pwedeng na sa atin na paglilingkod, pagsamba at paggawa kay Lord na parang laging may itinitira. Nanya kayo? And this is my prayer. Kumbaga, gagawin natin itong battle cry as a church. Okay? Ito yung magiging parabagang mantra natin as a church. Jesus the Gospel Church. Pag sinasabing JTG Manila Church, sold out yan. All out yan. Buhos yan talaga. Binibigay ang todo. Nanya kayo? Amen. Now, sabi mo sa katabi mo, kung hindi ka pa ganyan, I pray, maging ganyan tayo. Bakit? Iniutos mismo ng Panginoong Diyos sa Matthew chapter 22, verse 38, tinanong si Jesus, ano ba ang pinakadakilang utos sa lahat ng utos na naisulat sa Biblia? Matthew chapter 22, verse 38, sumagot si Jesus, Jesus declared, love the Lord your God with all your heart. Walang konting piraso lang. Sabi sa katabi mo, buong puso. Pag minahal mo ang Diyos, kapatid, kailangan buong puso. Hindi pwedeng half, kalahati lang, one third, one half, hindi pwede yun. Sabi mo sa katabi mo, buong puso. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Buong kaluluwa. Hindi lang puso, buong kaluluwa. With all your mind. Buong isipan. Sabi mo sa katabi mo, buong kaluluwa. Buong isipan. Buong puso. Walang tira. Walang reservation. Amen ba? And this is our mantra. Ito yung gusto kong maging tatakbuhin natin at patuloy na lalakaran po 2023. Ini-establish ito ngayon ng Diyos. Alam niyo bakit? Sabagat may gagawin dakila ang Diyos sa church natin. At dahil may gagawin ng Diyos sa church natin, kasama ka. Sabi sa katabi mo, kasama ka. Hindi pwede pinagpapala ang church, pero ang members ay hindi pinagpapala. Hindi pwede ang church ay lumalago, hindi ka lumalago. Pag sumagana ang church, sabi mo sa katabi mo, kasama tayo. Damay tayo. Amen ba? Pero kailangan ang church sold out. All out tayo. This is our mantra. This is what we're going to commit continually. Ito yung patuloy nating i-commit. 2023 will be season of all out. Sabay-sabay nga natin sabihin, 2023 will be a season of all out. Nandiyan kayo? 2023, may next level na gagawin ng Diyos sa'yo sa church na ito at hindi pwedeng hindi ka all out. Amen? Hindi pwedeng ikaw ay mayroong reservation pa. Tanya kayo? Bakit kailangan kang maitira? Wala ka bang tiwala sa Diyos na tumawag sa'yo? Bakit kailangan meron ka pang iiwan para sa sarili mo? Bakit? Hindi ka ba naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, kaya ng Diyos ibigay kung ano man ang iyong kailangan? Amen ba? JTG Manila Church, kumbaga, ito yung battle cry natin, isinisigaw natin, season of 2023 will be season of all out. Isa pa lamang po ito sa limang sasabihin ko sa inyo. Pero bigyan natin ng halaga itong all out na ito ngayon. To be all out for Jesus is a requirement to become His disciples. Actually, ang katotohanan, hindi po dapat bago sa atin. Okay? Hindi ito dapat katakataka na hinihingi. Hello? Na maging all out tayo sapagkat requirement ito ni Jesus para kanyang maging disipulo. Luke chapter 14, verse 33. So therefore, any one of you who does not renounce some, sabi ba dyan, some?
who does not renounce few? No, does not renounce all that he has cannot be my disciple. Kapag hindi mo iniwan ang lahat, kaya kailangan all out eh. Amen ba? This is our cry. Ito ngayon yung dapat na maintindihan na tatakbuhin natin mula sa mga pastor down to all the leadership, workers and members, walang hindi all out 2023. Pwede ba yon? Amen ba? Sabi sa katabi mo, kasama tayo rito. Now, kung hindi mo pa ito isinasa puso o hindi mo pa pinapractice, sasabihin ko sa iyo, nakikinig mo ba kayo sa akin? Please look at me. Makinig ka sa akin, kapatid. Wala kang pwedeng pagbigyan ng buong buhay mo kundi si Kristo lamang. Kung ilalagak mo yan sa ibang bagay, kung bibigyan mo ng tiwala ang ibang bagay, malulugi ka. Mawawalan ng halaga lahat ng bagay na ibinigay mo dyan. Kay Kristo lamang ang may katiyakan na kay Kristo lamang ang buhay. Amin ba? At kung hindi mo ito paniniwalaan, I pray, kapatid, buksan mo ang iyong puso. Maging all out ka na kay Jesus. Hindi sa reunion. Hello? Hindi kay pastor. Hindi kayo mag... Pag naging all out kayo sa tao, mabibigo kayo. Hello? Pag nag-all out kayo sa church lang, eh, masasaktan kayo. May hahanapin kayo. Pero kung meron man tayong dapat maging all out, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. It's a requirement. Okay? Luke chapter 18, verse 18 to 22. And the ruler asked him, isang batang nangangasiwa at may tungkulin ang lumapit sa Panginoong Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Anong dapat kong gawin? Mabuting guro kung papaano ko makakamit ang buhay na walang hanggan. And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Ibig sabihin, na-preach na po natin ito. Kilala nitong young ruler na ito who is Jesus is. It's not just a person. Alam niyang Jesus is God. Sabi niya, no one is good except God alone. You know the commandments. Ito ang dapat mong gawin kung gusto mong mag-inherit ng eternal life. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and mother. And he said, the young ruler said, and this I have kept from my youth. Lahat ng ito yung sinunod ko na mula nung ako'y bata pa. When Jesus heard this, he said to him, one thing you still lack, sell all. Sabi mo sa katabi mo, sell all. That you have and distribute to the poor and you will have treasure in heaven and come, follow me. Now listen, pwede palang isang tao ay religious. You can be religious, you can know how to preach, you can be a tither. Nanya kayo? You can sing worship song. You can dance in the church. Pero kapag ka hindi ka pa sold out kay Jesus, yan ang kulang sa'yo. One thing you still lack, sabi ng Panginoong Jesus. Ano yon? Kailangan maging all out siya para kay Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, isa lang ang kulang sa'yo. Ganun. Ibenta mo lahat. Iwanan mo ang lahat para sa akin at sumunod ka sa akin. Listen, JTG Manila Church, papasok ng bagong taon. Ang katotohanan, habang, nakikinig po ba kayo? Habang dumadagdag ang bagong taon, lalong lumalapit tayo sa pagtatapos ng daigdig na ito. Nagigis nyo ba yon? Habang dumadagdag ang bagong taon, lalo namang lumalapit at bumibilis ang katapusan ng sanlibutan ito. Hay, gising! Kausap ba ako? Amen? Pag mga gatong usapan, ako po'y nagiging ang tawag dyan, intense ako sa ganitong usapan eh. Kasi bakit? Hindi sapat pupunta ka ng church tas hindi ka namang all out for Jesus? Hindi sapat na you call yourself as Christian. Sige nga, magdiskusyon tayo ngayon. Sige, magdiskusyon tayo. Ano pa ang buhay na gusto mong makamit pa? Ano pa? Meron pa bang ikaw na gusto mangyari pa sa buhay mo na hindi kayang ibigay ng Panginoon? O maaaring hinahanap mo ano? Ano ba hinahanap ng tao? Kasikatan?
Kahit sumikat ka eh. Wala rin yun eh. Hello? Yumaman? Sumagana? Maraming pera? Kahit makamit mo pa ang buong sanlibutan, kung ang kaisa-isa mo kaluluway mapapahamak, mapupunta sa impyerno, ikaw ang pinakaba sa lahat. Amen? Ano ba bang gusto ng tao? Ano ba bang hinahanap mo? Maranasan pa mga bagay-bagay na makasanlibutan? Para mag-enjoy ka? Ano kayo? Yung iba kasi hinahanap ay enjoyment sa buhay. Totoo, ang kagalakan ay wala sa sanlibutan. Sasabihin ko po sa inyo. Tanungin nyo yung mga matatandaan na buhay sa mundong ito. Kagalakan ay wala sa sanlibutan. Alam nyo, ginagawa ng ibang mga kabataan, pinatatagal mo lang ang iyong calling sa Diyos at pinapalala mo at pinapalayo mo yung damdamin mo sa Diyos. Na isang araw, papayagan ng Diyos, nakikinig kayo, na dumating yung punto na wala kang magagawa, hindi kayang solusyonan ng pagiging tanyag mo, hindi kayang solusyonan ng pagiging mayaman mo yung problemang mangyayari sa buhay mo. At isa lang ang dapat mong tawagin, si Kristo Jesus sa buhay mo. Huwag mo nang hintayin yun. Kaya sabi ng Bible, habang ikaw isang kabataan pa lamang, kilalanin mo na ang iyong Panginoon. Sabi ni Jesus, sabi nung lalaki, nag-apo ko. Hindi po, lahat ng bagay na yan, lahat ng rules na yan, sinunod ko na. O sabi ni Jesus, di isa na lang kulang sa'yo, ibenta mo lahat, sumunod ka sa akin. Isa na lang kulang sa'yo, be sold out for me. Pero anong ginawa ng lalaki? Tumalikod siya, iniwan niya ang Panginoong Jesus. Hello? Sabi niyo sa katabi, yung being all out for Jesus is a requirement. Hindi gusto ng Panginoon ng nahahating puso. Darating si Jesus. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Sabi niyo sa katabi mo, babalik si Jesus. Sabi mo sa kanya, babalik muli si Jesus. Nakikinig kayo? At hindi niya pwedeng datnan ang church at tayo yon na ano? Nahati ang puso. Kasi tayo ang church, tayo ang bride, ang pakakasalan ng Panginoong Jesus. Hindi ka pwedeng maging bride na nahati ang puso mo. Naalala ko tuloy yung illustration natin dati. Naalala niyo yung nagpagawa ko ng illustration dito? Yung isang lalaki, lumuhod doon sa babae, sabi niya, ginulat niya, nagbukas ng sing-sing. Sabi niya, will you marry me? Nag-propose. Sabi ng babae, wow, yes, papakasalan kita, tutuwa yung lalaki. Magpapakasal na tayo. Sabi naman, oo, pero mayroon akong hihinging require, mayroon akong konting hihingin na, pag Monday, kay Jose ako. Okay? Tuesday na kay Ryan ako. Pero wag kang maglala, apat na araw naman ako sa'yo. Yung pang-anim, pang-pitong araw, sa sarili ko yun, pwede ba yun? Papakasal lang kita, pero yung dalawang araw, meron akong Jose at saka si Ryan eh. Ano sasabihin ng lalaki? Kung siya'y totoong, di ba, naghahanap ng pag-ibig din, papayag kaya siya? Sasabihin mo ng lalaki, oh, ganda niyang ng enong hinihingi mong yan. Payag ako dyan. Hello? Hindi pwede. Tama? At tayo ang pakakasalan ng Panginoong Jesus. Kailangan all out ka sa Kanya. Walang nahahating commitment. Walang nahahating puso. Amen? Ngayon, have you ever went all out for Jesus? Nangyari na ba sa'yo talagang ibinuhos mo ang lahat para kay Lord? Yung without reservation? Walang itinitira. Kaya kayo? Kasi yan ang gusto ng Diyos sa atin. Buong-buo, sabi niya, mahalin niyo ang Diyos niyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang una't dakilang utos. Amen ba? Hindi po ito yung pagiging religious. Hindi po ito yung pagsusot ng t-shirt na ako'y born again. Hello? Kundi sabi mo sa katabi mo, puso yan. Yung walang itinitira. Naalala ko tuloy, nung pinag-aaralan ko ito,
napunta ako doon sa Exodus, kung saan prinubay ng Diyos yung pangangailangan nila, doon sa ilang, na binigyan sila ng Diyos ng mana, ng tinapay na bake, yari sa langit. Ang mga nag-bake, mga anghel. Napakasarap na cookies, made from heaven. Nung ibinibigay ito, binigay sa kanila unang pagkakataon, sabi ni Moses, Exodus 16 verse 19, then Moses told them, do not keep any of it until morning. Sabi ni Moses, kukuha lang kayo ng sapat. Okay? Huwag yung sosobra at may ititira kayo para bukas. Exodus 16 verse 20, but some of them didn't listen and kept some of it until morning. May itiner sila para hanggang bukas. Kasi maaari niisip nila, baka bukas wala ng blessing. Nandiyan kayo? Yung lagi may itinitira, anong gusto ni Lord pag todo-todo, buhos lahat, yung para wala ng bukas? Nandiyan kayo? Yung paglilingkod na parang wala ng bukas, yung pagsamba na parang wala ng bukas, yung pagbibigay na parang wala ng bukas. Nagawa mo na ba yun? Nang may itinira yung mga Israelites, but by then, it was full of maggots and had a terrible smell. Inuod, ibig sabihin, yung mga itinira nila. Kapatid, yung lagi kang nagtitira sa puso mo, laging may reservation ka, hindi maganda yan. Sabi mo, hindi maganda yan. Amen? Hindi maganda yun, lagi kang parang may itinitira. Na parang wala kang tiwala sa Diyos na kayang isupply ni Lord ang iyong pangangailangan. Na parang wala kang tiwala sa Diyos na control niya ang bukas mo. Sabi mo ka sa katabi mo, control ni Lord ang ating bukas. Amen. Pero ang iba, nung nagtira, inuod. At hindi rin nila nakain ang baho pa ng amoy. Yan ang mga Kristyanong laging may itinitira eh. Hindi masamyong handog ni Lord. Anong sabi ng Bible? Ibigay nyo ang inyong sarili kayo buong-buo bilang masamyong handog. Pero pag ikaw pala, may itinitira sa puso. Yung hindi ka pa sold out. Nandiyan kayo? May itinitira ka pa sa sarili mo na para bagang kailangan ko pa munang mag-enjoy, kailangan ko munang subukan ito, hindi muna ako magbibigay todo sa paglilingkod ko. Hindi ka nagiging masamyong handog kay Lord. Bagkos hindi maganda yung amoy mo sa Kanya. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, all out dapat. Unang all out na ito, kasi sa mga darating na araw, pag-uusapan natin ito. Hanggang next week, isasabihin ko sa inyo yung pangalawa, pero unang all out, empty that jar. Okay? Sabi sa katabi mo, all out, empty that jar. Ano yung that jar na yan? Ano ba yung nasa sa'yo? Ibigay mo na. Itodo mo na. Ito'y hango doon sa Luke chapter 7, verse 36 to 47. Babasahin ko po. Pakinggan nyo yung kwentong ito at uhugot tayo rito ng principles paano ba dapat maging all out. Okay? Luke 7 verse 36 to 47. One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him. So Jesus went to him to his home and sat down to eat. When a certain immoral woman, merong isang babaeng marumi, immoral. Actually, sabi ng mga ibang Bible scholar, isa siyang prostitute, patotot. Diba ngayon lang narinig yata yung patotot, no? Na salita. Sa mga lalo, mga bago mga kabataan, patotot. Prostitute po yun. When a certain immoral woman from that city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Then she knelt before him at his feet, weeping. Her tears fell on his feet. She wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw, si Simon po ito, saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. She is a sinner. Then Jesus answered his thoughts. Simon, he said to the Pharisee, I have something to say
to you. Actually, pag laging sinasabi sa Bible, may sasabihin ako sa iyo, laging correction yan. Okay? I have something to say to you. Go ahead, teacher. Simon replied. Verse 41. Then Jesus told him this story. A man loaned money to two people. 500 pieces of silver to one and 50 pieces to other one. But neither of them could repay him, so he kindly forgave them both, canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that? 99 yung may binabasa natin? Simon answered, I suppose the one for whom he canceled the larger debt. That's right, Jesus said. Then he turned to the woman and said to Simon, look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water to wash the dust from my feet. But she has washed them with her tears and wiped them with her hair. You didn't greet me with a kiss. But from the time I first came in, she has stopped kissing my feet. You neglected the courtesy of olive oil to anoint my head, but she has anointed my feet with rare perfume. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she has shown me much love. But a person is forgiven little, shows only little love. Then Jesus said to the woman, your sins are forgiven. Palapakan natin ang Panginoon. Ito po ay isang classic story kung paanong ibinibigay ang lahat para kay Jesus. Sino rito gusto maging all out for Jesus? Taas ang kamay. Now, JTG Manila Church, as your pastor, okay, ito yung direksyon na dapat nating tahakin patuloy by 2023. Nandiyan kayo? All out. Sabi mo ulit sa katabi mo, all out. Todo-todo. Amen. Walang itinitira. Buhos lahat. Amen? Yan ang dapat mangyari sa atin 2023. Amen? This is our slogan. This is our mantra. This is where we're going to commit. Tulad ng babaeng ito, bibigyan natin ng kwento, okay, ng kahulugan lahat na nangyari. Isang pariseyo, pag sinabing pariseyo sa Bible, ay isang matalino pag pinag-uusapan ang batas ni Moses. Actually, maraming pagtuturo, by 10 to 12 years old, ang mga kabataan na magiging rabbi, na mayroong calling sa pag-rabbi, dapat at that age, kabisado na niya almost ang Torah, yung 5 book of the law. Okay? Dapat kabisado niya by wordings, lahat. So itong pariseyong ito, kasi si Jesus ay sikat na ng that time, na kikilala kanyang pangalan, ang dami mga kwento tungkol sa kanyang kumakalat, marami na rin marites that time eh. Inimbitahan ni Simon, yung pariseyo, si Jesus na pumunta sa bahay niya. Okay? Pero may makikita kayong kaibahan dito. Inimbitahan si Jesus, kumbaga maaari nagkaroon ng usapan, Jesus, dami niyong pong ginagawa ngayon mga bagay na magaganda, takila na narinig ko, ang galing niyo rin po magturo. Pwede po bang punta kayo sa bahay na mahay ko? Bilang isang rabbi, no, nag-iimbita siya ng isa pang rabbi sa bahay niya. Pero mapapansin nyo, pagpunta ni Jesus doon, kasi ang dapat mangyari, okay, by tradition, ang nag-imbita, doon si inimbita, dapat magpapakita ito ng courtesy. Tulad ng ano? Kailangan hugasan ng paa, di man siya, yung may-ari, si Simon, o nung isa niyang alipin, automatic yun sa kanila. Napapahiran ng tuwalya o bibigyan man lamang ng timba yung bisita para kahit siya na lang ang maghuhugas ng kanyang paa bago kumain. Pero hindi yung ginawa ni Simon. Pangalawa, hindi ginawa ni Simon, napahiran siya ng langis sa ulo bilang tanda ng parabagang I bless. It's a courtesy rin, no? Na binibigyan niya ng blessing yung kanyang bisita. Hindi rin ginawa ni Simon. Pangalawa, ay pangatlo, nang dumating si Jesus, dapat bilang tumatanggap ng bisita, hahagkan man lamang niya
yung kanyang bisita, o tatapikin, di ba? Parang pag may bisita ka, kakamayan mo, hey, welcome. Tama? Courtesy yun eh. Di ba? O kaya magbebeso-beso kayo, ah, welcome. Pero itong si Simon, halatang-halatang, inimbitahan niya si Jesus, pero wala ang respeto niya kay Jesus. Listen, you can invite Jesus sa buhay mo, but you don't respect Jesus. Bakit? Maaaring hindi mo talaga kilala si Jesus. Maraming pagkakataon nang nag-pray ka na rin na, Lord, enter in my life. Pumasok ka sa buhay ko, sa pamilya ko. Pero ang tanong, nire-respeto mo ba si Jesus? Iba yun eh. Maraming nag-i-invite kay Jesus. Pero, meron ka bang respeto talaga sa Kanya? Pupunta ka ng church. Gawain. Pero do you respect Jesus mo talaga? Hello? Magpe-praise and worship. Nakatulala ka dyan. Mag-word of God. Mag-uusap kayong magkatabi. Ay! Where's the respect? Huwag ka na pumunta ng church kung ganun. Hindi mo nire-respeto si Jesus. Sino ba si Jesus sa'yo? Baka siya'y tao lang ba sa'yo? Pakaraniwan lang ba sa'yo? Sita naman katabi mo, sino ba si Jesus sa'yo? Hello? Inimbitahan ni Simon? Bakit? Maaari nag-iisip Simon, anong pwede kong itira sa taong ito? Para pabagsakin, ako yung sisikat, yung sumisikat na bagong rabbi dito sa ating bayan. Ako nagpabagsak sa kanya, may iba sa layunin. Now, anong layunin mo, bakit ka nasa church? JTG Manila, 2023, bago matapos itong taong ito, ang puso natin, buksan natin sa Kanya, maging sold out tayo sa Panginoon. Amen. Siya na may karapat dapat pagbigyan ng ating buhay. Karapat dapat siyang handugan ng pinakamataas na respeto na pwede nating maibigay. Totoo ba yon? Hello? Totoo ba? Na yung Jesus na ating sinasamba, ang Diyos na mga Diyos, ang Hari na mga Hari, the name above every name, ay karapat dapat sa pinakamataas na paggalang at respeto na pwede mong ibigay sa Kanya. Si Simon, wala siyang karespo-respeto. Nangyari yung kainan, handaan, marami mga tao, bilang may isang dumating na hindi invited doon sa kainang iyon. Isang gate crasher. Isang babaeng kilala doon sa bayang iyon sabagkat maraming lalaki ang nakakakilala sa kanya sapagkat isa siyang prostitute woman. Nang dumating itong babaeng ito, you can imagine nang pumasok yung babae, biglang nagkaroon ng parang silent in the atmosphere. Anong ginagawa? Nagbulong-bulungan ng iba. Anong ginagawa ng babae niyan dito? Inimbita mo ba? Mahari yung ibang mga lalaki. Naku, baka mabuko ko. Nandiyan pa naman yung misis ko. You can imagine, no? Yung nangyayari nung pumasok itong babaeng ito. Pero nandun siya sa isang layunin. Hindi para mamahiya sa mga lalaki naroon. Naroon siya hindi para makikain dahil gutom na siya. Isa ang kanyang pakay. Pumunta siya doon. Ang kanyang puso at ang kanyang matay nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Hindi pinag-usapan ng nakaraan mo eh. Hindi pinag-usapan ng bang nagawa mong kasalanan. Hindi pinag-usapan, ikaw ba'y pinagchismisan na ng mahabang panahon. Ang mahalaga, pag pumunta ka ba sa gawain ng Diyos, ang mata't puso mo'y nakatuon kay Jesus. Huwag kang maging tulad ni Simon. You invite Jesus, pero hindi mo naman nire-respeto. Itong babaeng ito, kung titignan mo, napakasama ang baba ng kanyang kalagayan sa lipunan. Pero isang kanyang puso, puntahan si Jesus. At hindi lamang para puntahan. At lumapit siya sa Panginoong Jesus, lumuhod siya. Nakatingin ang lahat ng tao.
Ano nangyayari? Anong gagawin itong babaeng ito? At ang ginawa ng Panginoong Hesus, ng babaeng ito, nakita niya marumi ang paa ni Jesus. Ginawa niya, pinahiran niya ito ng kanyang buhok. Habang umiiyak siyang tuloy-tuloy, ang tubig na ginagamit niya sa panlinis sa paa ni Jesus ay ang kanyang luha. Nang tinanggal ng babae yung kanyang buhok. Kasi nakatali yan ng mga babae, naka-belo, tanda ng nung panahon na yon, eh yun yung kanilang pagtatakip. Pero tinanggal niya yon. Actually, ginagawa niya yun sa marami mga lalaki. Pero that time, ibang lalaki ang kaharap niya. Ibang lalaki itong kaharap niya. Ito si Jesus na ang mata sa kanya, hindi para sa anumang bagay, kundi yung kinahabagan siya ng Jesus na ito. Nandun yung pag-ibig na nararamdaman niya sa pagtingin ni Jesus sa kanya. At nung habang pinupunasan niya ang paa ng Panginoong Jesus, hindi siya nakontento doon. Kinuha niya yung kanyang pabango. Isang jar, alabaster jar, na ang laman noon ay isang pabango na mamahalin. Actually, sa panahon natin ngayon, kung bibili yung pabango yon, kung ibebenta ay makakabili ng isang sasakyan. Ganong kamahal yung pabangong iyon. Pero ginawa ng babae, ibinuhos niya, binasag niya yung pabangong iyon at ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoong Jesus. You can imagine, naghalimuyak, no? Yung bango doon sa loob ng lugar na yon. No, sumabog yung amoy na yon. Actually, sa ibang synoptic gospel, may mga nagbulungan, sayang. Bakit ibinuhos sa paa? Kung maaari lamang, sabi ni Judas, ibinenta na lamang para ibigay sa mga mahihirap. Kanya kayo? Pero si Simon, doon sa kwentong ito, ay may ibang isipan. Sabi niya sa isip niya, ano ba itong nangyayari ngayon? Kung kilala talaga nitong Jesus na ito, siya'y talagang propeta. Itong Jesus na ito, totoong propeta. Kilala niya kung sino itong babaeng nagbubuhos ng pabango sa kanya at hinahalikan ng kanyang paa. Kung kilala niya ito, dapat isip ni Simon, pinagsabihan niya, tumigil ka, nakakayain yung ginawa. Anong sabi ni Simon, ni Jesus? Simon, nagkwento si Jesus habang ginagawa ng babaeng ito. Sabi niya, Simon, may kwento ko sa inyo. May dalawang lalaking nagkaroon ng utang sa isang lalaki. Ang isa'y may utang na 500, ang isa'y may utang na 50. At ang sabi, yung dalawang yun hindi makabayad doon sa kanilang pinag-utangan. Kaya sabi, yung nagpautang, hindi na siya naningil. Pinawalang sala na niya yung utang. Pinatawad niya yung utang nung dalawa. Ang tanong ni Jesus, sino sa kanilang dalawa ang magbibigay ng mas pag-ibig? Sino sa kanila magpapakita ng mas dakilang pag-ibig? Sabi ni Simon, sa tingin ko po, yung pinatawad ng 500. Tama ka. Sapagkat ang sinong pinatawad ng mas malaki ay magpapakita ng malaking pag-ibig. Ulitin ko, hindi mahalaga ano ba ang laki ng kasalanan ng ginawa mo eh. Sa matatingin ng Panginoon, anuman ang iyong nakaraan, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, gusto mo bang ibuhos ang puso mo sa Kanya? Anong ibig sabihin ng pagbubuhos ng emptying the jar doon sa ating Panginoong Jesus? Number one, when you said that you are emptying the jar, you said that I'm leaving my past for Jesus is now my future. Kasi yung pabangong yun ang ginagamit ng babae para sa tuwing gabi na siya'y lalakad doon sa kanilang bayan at mag-aakit ng magiging ano niya, lalaki sasama sa kanya, yun ang ipapahin niya sa kanyang sarili. Kaya nung ibinuhos niya yun, parang sinasabi niya, iniiwan ko na ang aking nakaraan. Kinakalimutan ko na kung sino ako noon sabagat nakita ko na kung sino ang aking kinabukasan. Kapatid, iniwan mo na ba talagang iyong nakaraan? Totoo na bang tinalikuran mo ang iyong nakaraan sabagat nakita mo na kung sino ang iyong kinabukasan? Hello? Ulitin ko, hindi na mahalaga saan ka ba nang galing. Hindi na mahalaga ano bang kasalanang nagawa mo. Hindi na mahalaga ano bang laki na kasalanang nagawa mo. Ang mahalaga, ngayon tinitignan mo si Jesus ang iyong kinabukasan.
emptying the jar means when you are saying, Jesus is worth everything. Panginoong Jesus, worthy ka sa lahat. Kaya kung magiging all out ka, worthy naman si Jesus eh. All out ka ba sa pagsamba? Worthy si Jesus doon sa all out na pagsamba? All out ka ba sa pagbibigay? Na kahit bisang walang-wala ka na, binibigay mo pa ang lahat? Parang yung babaeng balo na dalawang kusing na lamang ang kanyang pera pero inihandog pa niya sa templo? Nandiyan kayo? Sabi ng babae, binigay niya ang lahat kasi ito na ang aking kinabukasan at itong Jesus na ito'y worthy sa lahat ng ito. Ano ko sa'yo? Worthy ba talaga si Jesus sa buhay mo? Is he worthy of your all out ng pag-ibig, pagbibigay, paglilingkod? Kung totoo, bakit may itinitira pa tayo sa ating sarili? Pangatlo, emptying the jar when you are careless about what other people will say as long you want Jesus to be happy. Hindi mo na tinitingnan ano sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ang totoo, the more na lumalapit ka kay Lord, the more na marami kang maririnig. Sabi sa katabi mo, totoo yan. Marami mga marites, hindi tumitigil ng kakakwento sa nangyayari sa buhay mo. Alam nyo, yung mga, ang tawag niya, yung mga chismoso-chismoso sa buhay mo, actually, mga secret follower mo yan eh. Mga secret admirer mo yan eh. Tanya kayo? Hayaan nyo sila. Hindi mahalaga kung ano sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kung sumunod ka kay Jesus, iwanan ka ng iyong mga kaibigan, eh ano? Sino bang mas mahalaga kaibigan mo si Jesus? Ito naman ang sasabihin ko sa'yo, kapatid. Kung ibibigay mong todong-todo ang buhay mo, hindi ka nawalan. Nagkaroon ka nga ng tunay na pamilya, ng tunay na kaibigan, na tunay na masasandalan, na tunay na maaasahan. Hindi ang tao, kundi si Jesus. Kaya nung ibinigay ng babae ito at ibinuhos niya yung mamahaling pabangong iyon, sinasabi niyang, wala na akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Minsan tayo, napipigilan sa sasabihin ng mga barkada natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, kakutsara natin, di ba? Kabirds natin. Bakit? Sabi sa katanong, bakit? Bakit ka nagpapapigil kung ano sasabihin ng tao sa'yo? Kasi ang katotohanan, ito yun eh, baka hindi mo pa namimit talaga si Jesus. Baka hindi mo pa talaga siya nararanasan at nakikilala ng lubusan. Kasi kung makikilala mo siya ng lubusan at maunawaan mo kung sino itong Jesus na ito, hindi mahirap sa'yo ang maging all out para sa Kanya. Amen? Hindi na mahalaga, sabi sa katay mo, hindi na mahalaga sabi ng ibang tao. Talaga, pagwiwikaan ka ng kung ano-ano, tama? Magdala ka ng Bible, pagtatawanan ka ng iba. Amen? Eh ano? Hello? Huwag mo tignan yun. Huwag mo tignan yung nakaraan mo. Huwag mo tignan yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ang mahalaga, mapasaya mo si Jesus. Emptying the jar, all out. Ibig sabihin to, is about extravagant worship. Pagiging all out natin, yung pagsamba na todo-todo. Amen ba? Listen to me, gusto mo mabless sa tuwing pupunta ka ng church, maging all out ka sa pag-worship. Gusto mo lalabas ka, pinagpala ka ng Panginoon, yung talagang nabusog ka, talagang naranasan mo presensya ni Lord, pagdating ng praise and worship, mag-all out ka. Pero pag may reservation ka, nakatingin ka sa paligid mo ganyan, hinihintay mo kung sino nagkakamali, tinitingnan mo kung ano yung mga mali sa loob ng simbahan, paglabas mo, hindi ka na-bless. Pero kung nakapokus ka lang kay Lord, kay Jesus, kahit hindi mo naiintindihan yung lyrics minsan, pero yung puso mo'y umaawit kay Lord, sumasamba sa Panginoon, umiinda ka, hindi dahil para nakukunwari ka sa iba, kundi talaga yung puso mo'y masayang, nagpupuri sa Panginoon. Paglabas mo, sasabihin ko sa'yo, grabe naranasan mo sa Kanya. Pero yung pumupunta ka lang dahil napipilitan ka, hello,
Magagalit ang lola mo sa'yo? Magagalit ang asawa mo sa'yo? Hello? Dahil nakagisnan, wala ka rin namang gagawin ng Linggo, edi pumunta ng church. Uwi kang wala ka natanggap. Pero pupunta ka, hindi mo inaalintana kung sasabihin ng tao sa'yo. Basta ang alam mo, itong Jesus na ito ang iyong kinabukasan. Amen. Hindi mahalaga kung saan ka nang galing ng nakaraang Linggo, nakaraang buwan. Ang mahalaga kung saan ka na ngayon gustong dalhin ng Panginoon sa isang bagong buhay, sa isang bagong kinabukasan, sa isang masayang kinabukasan. Hello? At sabi mo sa katawan mo, kayang gawin sa atin ng Panginoon yan. Now, sa kwentong ito, who are you in this story? Sino ka sa kwentong ito? Ikaw ba yung Simon? You can be religious, but you don't respect Jesus? O ikaw yung babaeng Samaritana? Ay yung babaeng patotot o makasalanan na hindi alintana kung saan siya nanggaling? Actually, pag sinubaybayan nyo ang kwento nitong Mariyang ito, yung babaeng nagbuhos ng alabaster hanggang siya'y namatay, binigay na niyang buhay niya sa Panginoong Jesus. Isa siya sa mga babaeng kinilalang naging sold out sa Panginoong Jesus. Ito yung babaeng nakita niyang ang tomb ni Jesus ay walang laman. Sa kanya ipinakita ng Panginoon na muling nabuhay si Jesus. Be sold out to Jesus. Maging all out ka. Kapatid, 2023, pwede bang maging commitment natin? JTG Manila Church, mga manggagawa, amen. Ano pang nire-reserve mo? Ibuhos mo na kay Lord. Ano pa yung itinatabi mo? Ibuhos mo na. Natatakot ka ba sa kinabukasan mo? Na kay Lord ang kinabukasan mo, sasabihin ko sa'yo. Gusto mo ba ng masayang karanasan? Minsan niya lang isipan ng iba, masayang karanasan. Sasabihin ko sa'yo, nasa Diyos ang tunay na kagalakan. Yung kagalakang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kagalakang hindi maunawaan ng sanlibutan. Yan ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Ano kagalakan na meron sa sanlibutan? Yung mga pansamantala lamang, masaya ka kasi may happenings. Hello? Pero yung tunay na kagalakan, nasa ating Panginoong Jesus yan. Kaya ano kailangan gawin? Sabi sa katabi mo, maging all out ka na. Todo-todo, ibuhos mong lahat, kapatid. Sa oras na ito, gusto ko po kayong hamunin. Sa ating pong we will going to commit for 2023, sinong gustong sumama by 2023, sisimulan na natin ngayon na magiging all out for Jesus. Taas ang kamay. Tayong lahat ay tumayo. O sikabahanda yala babababahanda. May I call the worship team right now? And as we worship the Lord, pwede ba tignan mo muna ang iyong sarili ngayon? Huwag kang tumingin sa iba. Pumutig na ng iba. Mahalaga ikaw na kinakausap ng Panginoon. Nakapag-desisyon ka na ba talaga? Na hindi lang basta ibigay yung buhay. Madali kasi sabihin yun eh. Marami nang gumawa nun. Inimbitahan si Jesus sa puso nila. Parang si Simon. Pero wala namang respect kay Jesus. I want you to be like Mary. Hindi alintana kung saan siya nanggaling, anong kasalanan na kanyang nagawa. Sapagkat nakita na niya kung sino kanyang kinabukasan. Be all out for Jesus. Hindi ka lugi sa kanya. Hindi ka wala nang ibigay ang ibuhos ang buhay sa Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, mahalin nyo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip.
ayaw ng Diyos ng nahahating pag-ibig sa Kanya. Maring sumasamba ka na kay Lord, nagbibigay ka na ng ikaw, pusunod ka na sa mga batas ng simbahan. Pero baka ang hinihingi sa'yo ni Lord, one thing you lack. Be sold out for me. Baka yan ang gusto ni Lord. Di talagang todo-todo, buhos lahat, wala nang ititira. Dahil pag may tinira ka pa, kakainin lamang yan ang uod at hindi magiging masamyong handog sa paningin ng Panginoon. So right now, just raise your hand to God. Sabi mo, Lord, gawin mo po sa akin. Ibigay mo sa puso ko at ilagay mo sa akin ang maging all out para sa'yo. And as we worship the Lord, I want you to open your heart. Just open your spirit to Jesus. Ito ang tatakbuhin natin 2023. JTG Manila. Todo-todo, buhos ang lahat. Lalo pagdating sa pag-ibig, pagsunod, pagsamba, pagkilala, paglilingkod sa ating Panginoon.